Hello. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagpapakilala. Magandang umaga po kay Father P, kay Father Paul, kay Monsignor Dimakulangan, no? At sa inyo mga kabungang kahoy, no? Nakakatuwa naman ang tawag sa mga taga mataas na kahoy. So ang challenge niyan dapat ay magbunga kayo, no? So narito po tayo ngayon upang unawaan ang magaganap na koronasyon sa ating mahal na patrona. At napakaganda po na narinig natin ang mahabang kasaysayan ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion dito sa mataas na kahoy. Ngayong araw na ito ay dalawa po yung aking gagawing pagbabahagi. No? Una dito sa inyo at mamayang hapon diyan naman po sa Basilica ng Batangas. Waring pinagtiyap na itong dalawang imahe ng Immaculada na magkasabay na kukoronahan sa Disyembre 8 ay nagkakaroon din ng katekesis sa parehong araw. Sa aking gana, no, ito'y para makatipid na rin. Ano? Sabi ko kay Father Angel, Father, may schedule po ako sa mataas na kahoy sa umaga. Baka pwedeng sa hapon ay doon ma-schedule yung basilika. At na-confirm naman, no? Kasi mahirap magpabalik-balik. So, ngayon po ay titingnan natin yung kasaysayan naman ng pagpuputong ng corona. Saan ba ito nang galing, no? Alam nyo minsan, lalo na dun sa mga lugar na hindi masyadong pamilyar sa koronasyon, kasi ang tawag dito noong araw, isa lang naman yung ginagamit na terminolohiya, canonical coronation. Yung ibang masyadong hindi naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng salitang canonical, so ang tanong nila, bakit ika-canonize yung imahe ng mahal na Birhen? O kaya naman, tatanungin naman ng iba, bakit pa siya kukoronahan? Eh hindi ba kinoronahan na siya sa langit? So kaya mahalaga po na balikan natin yung kasaysayan. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay naisulat ko na dun sa isa kong aklat na pinamagatang Salve, Regina. Na ngayon po, nais ko mang magdala ng kopya ng libro, wala pong maibigay sa akin ang Claritian Publications, ang aking publisher, dahil sabi nila ito ay naka-consigned na sa mga outlets, no? Kaya wala akong nadala ditong librong Salve Regina. Ngunit para bigyan lamang po ng mukha, para alam ninyo ano ba itsura ng iba kong aklat, actually ito yung kauna-unahan kong aklat, prosesyon, paghahanda at pagdiriwang, dahil alam naman po natin, lalo na dito sa Luzon at Visayas, isang buhay na tradisyon ng mahal na araw ang mga prosesyon. Buhay na minsan ito yung pinag-aawayan ng kura paroko at ng mga may-ari ng imahen. Sa mga hindi mahalagang kadahilanan, no? Minsan, baguhin mo lang yung ruta ng prosesyon, magagalit na yung ibang may-ari ng santo kasi labag daw yun sa tradisyon. So, kaya sabi ko, magandang magkaroon ng isang gabay para maunawaan ano ba yung kahalagahan ng prosesyon, lalo ng prosesyon ng mahal na araw. At ito po, sa kagandahang loob ng Diyos, ay nagwagi kaagad ng award sa Cardinal Sin Catholic Book Award noong 2007 bilang Best Book in Liturgy. Ngayon, dahil may mga lugar sa ating bansa na hindi masyadong gamay ang salitang Tagalog, nagkaroon po ito ng English version. At ito yung Holy Week and Easter Processions, a Liturgical Pastoral Guide. And then 2016, sa bilang paggunita sa 290th arrival ng imahe ng Birhen ng Antipolo, isinulat ko naman ang Morena Graciosa na sa kagandahang loob ng Diyos ay nagwagi muli ng isang award sa Cardinal Sin Catholic Book Award bilang Best Book in Liturgy. Nagkaroon ng updated edition yung prosesyon
Dahil out of print na po siya, so pinagsama ko yung idinagdag ko dun sa English version at nakapagdala ako ng dalawang kopya yata nito ngayon kasi yun lang yung available, no? So kung meron pong nais magkaroon ng kopya ng libro, nandun lang po sa likod, no? Iniwan ko po dun yung kopya. And then during the pandemic, lumabas po yung aklat kong Immaculate Peregrina. Ito po yung isang makasaysayang imahen sa kung kayo ay familiar sa simbahan ng Loreto sa Legarda, sa Bustillos, may katabing simbahan, yung tinatawag na kambal na simbahan, San Antonio de Padua. Pero before World War II, yung simbahan po ay nakadedicate sa Immaculate Peregrina. Pero after World War II, nasira ang simbahan nung inirebuild na nila, dinala ang devotion kay San Antonio, si San Antonio na ang nakilala. Nakakalimutan ng Birheng Peregrina. At minsan hindi na nga nila kilala kung sino siya. Siya ba'y mahal na birhen o isang santa? Kasi minsan tinatawag siya Santa Peregrina. Pero nung nakita ko yung manuscript mula sa Madrid, dahil doon ginawa ang imahen at dinala sa Pilipinas, napakamakulay ng kanyang kasaysayan. At yun po yung nilalaman ng libro. Ito po yung marami akong dalang kopya ngayon kasi siya yung pinaka-latest na aklat. At nabanggit nga kanina noong July 11, nung ma-determine namin yung date of arrival, kasi ito yung date na dumating yung galyon na sinakyan ng Birheng Peregrina, sinelebrate ng mga Franciscano sa Sampaloc yung 290 years arrival. At binigyan po nila ako ng pagkilala bilang pagsulat dun sa aklat dahil wala pa pong aklat tungkol sa Birhen ng Peregrina. At last year, lumabas po yung dalawang huli kong aklat, Place Me With Your Son, tungkol sa mga imahe ng mahal na birhen na dinala ng mga Jesuita sa Pilipinas. At nung lumabas yung aklat, may nagtanong sa akin, paano naman yung ibang religious order? Hindi mo ba gagawa ng aklat? Sabi ko, medyo malaking research ang kailangan. At Coronadas. Ito po yung pinaka-updated version ng mga imahe ng mahal na birhen na pinutungan ng koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa o yung tinatawag nating pontifical coronation. Ito rin po yung ilan sa mga nobena na isinaayos ko para sa iba't ibang parokya mula sa iba't ibang dioceses. Nung tiningnan ko yung iba't ibang nobena, halos 20 na po pala ang nagawa kong nobena magmula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakahuli, yung nandun sa baba, sa bandang kanan ninyo, yung Birheng de la Paz ng Binyan. Ito din po ay bibigyan ng Episcopal Coronation sa September 8. No? Makasaysayan din yung imahen, 1800s. At yung parokya sa Binyan, yan po yung nasa talaarawan ni Jose Rizal na nung siya'y tumira sa Binyan, doon siya nagdadasal sa kapilya ng Birhen de la Paz. Kaya napaka makasaysayan din ng chapel at nung imahen. Kung tutuusin, napakayaman po ng Pilipinas sa pamiminto sa mahal na Birhen. Kaya nga tinatawag tayong Pueblo Amante de Maria. So balik po tayo doon sa aklat kong Salve Regina. Magmula nung isinulat ko ito noong 2015, sinubaybayan ko na yung mga sumunod na koronasyon. Dahil ito na po yung ginawa kong sabi nating apostolado para i-document. Kasi nung ginagawa ko po yung libro, ito yung nakalulungkot. Marami sa mga dambana nung kinoronahang imahen, una, wala na yung original copy nung decree na galing sa Roma. Kung meron mang kopya nasa souvenir program, pero yung original hindi na nila alam kung nasaan. So nakalulungkot, no? At pangalawa, minsan pinagdududahan pa yung naging koronasyon dahil naganap ito more than 50 years ago or almost 100 years, lalo na kung walang dokumentasyon. Kaya sabi ko, napakahalaga na may documentation yung ating ginagawa. At sa aking pagdodokumento, ito po ang napuna ko, no? 2018 ang pwede nating tawaging Year of Coronations. Dahil pag pinag-usapan natin ang
Episcopal Coronation, 10 ang kinoronahan noong 2018, no? Mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas, no? At yung iba diyan ginawaran na ng pontifical coronation. Ngayon, kung pontifical coronation naman ang pag-uusapan, 5 ang kinoronahan noong 2018. Ang Birhen ng Badok sa Ilocos, Mary Help of Christians sa Pangasinan, Lingayen, Dagupan, ang Birhen del Pilar sa Morong, Bataan, ang Birhen ng Portabaga sa Cavite at ang aming mahal na patrona sa Kainta, ang Our Lady of Light o Ina ng Kaliwanagan. May dala po akong ilang istampita, hindi ko alam kung kakasya sa inyong lahat, pero ito po ay ipamimigay na lamang mamaya. Matapos koronahan ng aming mahal na patrona, akala ko tapos na yung koronasyon sa 2018. Pero kung maalala po ninyo, ito rin yung taon na kung saan si Catriona Gray ay kinoronahan bilang Miss Universe. Kaya sabi ng mga sumusubaybay sa koronasyon, tunay ngang ang 2018 ay isang taon ng koronasyon para sa Pilipinas dahil pati ang Miss Universe crown nakuha. Pero siyempre, hindi siya kasama sa aking documentation. Ngayon, 2022, parang pwede nating uling tawaging Year of Coronation dahil sa Pontifical Coronation, merong, hindi ako nagkakamali, 6 yata, no? Makikita naman yung larawan. Ang unang kinoronahan sa taong ito, ang Patrocinio de la Santissima Virgen sa Bolhoon, Cebu. Sumunod ang Mary Help of Christians sa National Shrine sa Parañaque. Ito katatapos lang nung isang Sabado, ang Birhen de Asuncion de Maasin sa Southern Leyte. Sa darating na Oktubre, ang Birhen de Sapao sa Cardona Rizal sa aming diocesis. At ang huli na nakaschedule sa taong ito, ang La Batangueña, ang Immaculada Concepcion ng Batangas City. Viva la Virgen! Siyempre, ito'y pagbubunyi ng buong diocesis, no? Dahil ito ay gagawaran ng koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ni Santo Papa Francisco. Episcopal coronation, so far 3 ang naka-schedule. Ang susunod o ang una ay ang Virgen de la Paz sa Binian City sa September 8. Susunod ang, ito parang hindi natin masyado sigurong narinig, no? Dahil sa Mindanao ito, sa Diocese ng Digos, kaka-announce lang ni Bishop Afable nung isang linggo, kukoronahan niya ng Episcopal Coronation ng Holy Rosary ng Malita sa Digos, no? sa Davao del Sur. No? Kauna-unahang Episcopal Coronation Mindanao. At siyempre, ang inyong mahal na patrona sa December 8. So parang kayo ng La Batangueña ang year-ender so far, no, sa mga koronasyon. Maliban na lang kung biglang may mag-a-announce na may koronasyon uli sila, no? Pero ngayon mukhang maigsi na yung panahon para sa paghahanda. Pero siguro ang unang tanong natin, saan ba nanggaling yung tradisyon ng pagpuputong ng korona? Dahil kung ang koronasyon ng mahal na birhen ang pinag-uusapan, ang unang-unang naaalala natin ay yung ikalimang misteryo sa luwalhati. Ang pagpuputong ng korona sa mahal na birhen bilang reyna ng langit at lupa. Gayun din naman, kung babalikan natin yung kasaysayan ng kapistahan ng pagkareyna ni Maria na ipagdiriwang natin sa Lunes, no? Ito po ay hindi isang napakatandang kapistahan kumpara sa ibang kapistahan ng Mahal na Birhen. Ito ay nagsimula lamang noong 1954. 1954 po ang kauna-unahang Marian year sa buong simbahang Katolika sa buong mundo. Ito ay dineklara ni Pope Pius XII. At bilang pagtatapos ng Marian Year, idineklara niya ang kapistahan ng pagpuputong ng korona o ang pagkareyna ni Maria
sa pamagitan ng kanyang encyclical Ad Celi Reginam. At nung panahong yon, itinakda ang kapistahan tuwing katapusan ng Mayo. Kaya po siguro maaalala nyo, ang katapusan ng pag-aalay sa ating paalay sa buwan ng Mayo, kinokoronahan minsan yung Birheng Inalaya ng Bulaklak. At ang ginagamit ay mga bulaklak na korona naggawa sa mga bulaklak, kadalasan sa pagitan na tinuhog para maging korting korona. Ngunit, nung nagkaroon ng liturgical renewal ang Vatican II noong 1960s, inilipat ang kapistahan sa August 22 bilang oktaba ng Asunción de la Virgen o ng Assumption. Dahil para sa simbahan, hindi maihihiwalay ang pagkareina ni Maria sa kanyang pag-akyat sa langit. Dahil itong dalawang ito ay sagisag o tanda at patunay ng pagluluwalhati sa kanya ng Diyos, no? Bilang Immaculada Conception. Dahil hindi niya dinanas ang kasalanang mana, siya ay exempted from corruption and death, no? Kaya Assumption and then glorification niya yung pagpuputong ng corona. Kaya nga't sinasabi din sa Lumen Gentium, no? Sa katapusan ng kanyang buhay, si Maria ay inakyat sa langit upang makapiling ang kanyang anak, ang Panginoon ng mga Panginoon, at mula roon patuloy siyang namamagitan para sa atin, no? Kaya po lumitaw din yung, kasi kung maalala nyo, apat po yung ating Marian dogma sa simbahan. Ang kauna-unahan ay ang pagiging ina ng Diyos ni Maria, dahil doon nakasalalay ang lahat ng umiinog sa kanyang buhay. Ang misyon niya bilang ina ng Diyos, ang pinakamahalagang katotohanan sa buhay ng mahal na birhen. Ngayon, dahil siya'y ina ng Diyos, ipinalagay din at kinilala ng simbahan na siya ay palaging birhen. Yun yung pangalawang dogma. At ang kanyang pagkabirhen ay may kaugnayan sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Ngayon, kung siyang ina ng Diyos at palagi siyang birhen, ipinalagay at pinanindigan ng simbahan na hindi siya dapat makasama sa kasalanang orihinal. Kaya yun ang dogma ng Immaculada Conception. At dahil hindi siya dumanas ng kasalanang orihinal, hindi rin niya dapat danasin ang consequence ng kasalanan, kundi ang yung kamatayan at pagkabulok, no, ng katawan. Kaya dumating ang dogma ng Assumption. Ngayon, sabi nga ni Monsignor Benko, dahil nasa langit siya, ang tanong daw ngayon ng iba, ano ginagawa ng mahal na birhen sa langit? Kaya lumitaw na yung ibang grupo, gustong i-push yung dogma ng co-redemptrix. Pero sa pananaw ng simbahan, hindi na ito kailangang isabihin pang isang dogma. Dahil una, tayo naman ay naniniwala na siya ay katuwang ni Kristo sa paggawaing pagliligtas. At kung ipupush masyado ang dogma ng co-redemptrix, baka makaapekto sa ekumenismo. Dahil alam naman natin na yung ibang grupong Kristiyano, hindi binibigyang pahalaga ang pamamagitang ginagawa ng mahal na birhen. Pero tayong mga Katoliko, alam natin na pwede tayong dumaan, makiusap, lumapit sa mahal na birhen. Ngunit, bagamat yung kapistahan ay hindi ganun katanda, marami pong patunay sa kasaysayan ng simbahan, halimbawa sa mga banal na sining, no, yung mga paintings, mga lumang paintings sa mga lumang simbahan. May mga paintings po na si Maria ay kinokoronahan. Halimbawa sa simbahan ng Santa Maria della Clemenza sa Trastevere sa Roma at sa Basilica ng Santa Maria Maggiore, no? Kung saan ipinapakita doon si Maria, dito ay pinuputungan na o may corona, yung isa naman pinuputungan siya ng corona ni Kristo. Gayun din naman bilang mga Marian devotees, familiar tayo sa mga matatandang awitin ng mahal na birhen na tumutukoy sa kanya bilang reyna. Siyempre, unang-una ang pamilyar dahil madalas kinakanta natin tuwing Sabado, halimbawa, ang Salve Regina.
Andiyan din ang Regina Celli, ang kapalit ng orasyon sa panahon ng Paskwa o pagkabuhay, at yung Ave Regina Cellorum. Ilan lang po yan sa mga matatandang awit na tumutukoy sa Mahal na Birhen bilang Reina. Ngunit ang tanong, saan ba nagsimula yung pagpuputong ng korona sa imahen? Sa pagsasaliksik ng mga historiador sa debosyon sa Mahal na Birhen, ina-attribute nila ang simula kay Fra Girolamo Paolucci, isang Cappuccino, na nabuhay sa Italia noong 1552 hanggang 1620. Ang tawag sa kanya ay ang Apostol ng Birheng Maria. Dahil sa kanyang pangangaral, so halimbawa pupunta siya sa isang lugar para mangaral, babalik siya doon ng ilang beses dahil ang catechesis naman ay hindi isang beses lang, so ito'y isang parang ongoing formation ng mga missionaries. Sa katapusan ng kanyang cycle of preachings, kukoronohan niya yung isang imahe ng Mahal na Birhen bilang culmination ng kanyang pangangaral. At yung ginagamit na korona ay ipinagawa gamit ang mga abuloy, maaring salapi o alahas ng mga taong nakikinig sa kanya. At ito'y naging simbolo ng kanilang pagsisisi o pagbabagong buhay o pagpapasalamat. So magmula doon, gumagawa ng korona at yun yung pinuputong niya sa imahe ng Mahal na Birhen. Ginawa din ito ng ibang mga kasama niyang Cappuccino, katulad ni Fra Fedele de San Germano. Ngunit, may isang konde, si Count Alessandro Sforza Fallavicini, na para sa kanya, hindi mo pwedeng koronahan lang ang bawat imahe ng Mahal na Birhen. Para sa kanya, kailangang suriin ang kasaysayan ng isang imahen bago gawaran ng koronasyon, at ang magbibigay ng permiso para gawaran ng koronasyon ay dapat yung pinakamataas na kapangyarihan ng simbahan. At dahil dito, pinili niya yung Vatican Chapter. No? Yung Vatican Chapter, sila yung kaparian dun sa St. Peter's Basilica. So sila yung, sa Kastila ang tawag doon ay Cabildo. Sa panahon natin ngayon, sila yung mga paring naka-assign sa katedral. No? Hindi na kasi tinatawag minsan na canons of the cathedral, no? So sa tingin niya, yun ang may kapangyarihan dahil sila ay malapit sa Santo Papa, no? Kaya ang ginawa niya, nagbigay siya ng pondo para suportahan ang pagkokorona sa mga imahen at pipiliin nila ang mga imaheng kokoronahan ayon sa mga request na isasubmit. At mamaya makita natin ano yung tatlong requirements na hinihingi, no? At ang unang-unang kinoronahan, ayon na rin sa suggestion ni Count Pallavicino, ay ang Madonna della Febbre noong 1631, August 27. Ano ba yung Madonna della Febbre? Pag i-translate natin, Madonna of the Fever. Pag tinagalog natin, Mahal na Birhen ng Lagnat, no? Apparently, sa kasaysayan ng imahen, naging instrumento yung imahen ng, kasi alam niya naman nung araw, ang lagnat akala ay sakit. Pero ngayon, alam natin ang lagnat ay isa lamang sintomas. Kaya nga, pag nag-declare kayo sa health declaration form na kayo ay may lagnat, hindi kayo papapasokin ngayon. Kasi baka mamaya, COVID yun, no? So, pero nung araw, pag may lagnat, ito ay itinuturing na sakit. At siguro dahil mayroong isang malawak na sakit nung araw, nung panahong yon, hiningi nila ang tulong ng Mahal na Birhen sa larawang ito. At dahil gumaling, ito na yung naging pamagat ng Mahal na Birhen. Dahil siya yung pinakaunang kinoronahan, so nung isinusulat ko yung aklat na Salve Regina, so sabi ko, gusto kong makakuha ng magandang larawan. At konting history, no? Dahil minsan hindi naman reliable masyado yung makikita mo sa internet.
So dahil sabi nasa Vatican Sacristy yung imahen, sumulat ako kay Monsignor Guido Marini, yung Papal Master of Ceremonies. Ngayon ay ubispo na siya, no? Hindi na siya Master of Ceremony. Alam niyo, minsan yan ang maganda sa Roma, kahit simpleng tao ka lang, sasagutin ka nila. Sumagot sa akin si Monsignor Marini, pero ang sabi niya, nirefer niya yung sulat ko dun sa isang obispo sa Fabric of St. Peter. Apparently, sila yung naging kapalit ng Vatican chapter dahil sila yung may alam dun sa kasaysayan. Sabi niya, ito ay si Bishop Vittorio Lanzani. So, hindi ko siya kilala, pero dahil nirefer niya, so sumulat ako sa kanya to follow up. At sa laking gulat ko, ang hinihingi ko lang kasi isang maliit na larawan at history, ang ipinadala sa akin ay isang libro, no, na hindi naman maliit lang na libro. At ang pamagat ng libro, The Crowned Marian Images in the Vatican Basilica. So sa loob pala ng Basilica ng Batikano, isang libro na. Makakagawa na ng isang libro sa mga kinoronahang mahal na birhen doon pa lang sa Vatican. Si Bishop Lanzani, nung pinadala niya yung libro, may sulat na nakaipit. Ang sabi niya sa akin, so in Italian yon, so sabi niya, he's pleased to give me a copy of the book. Pero sabi niya, may isa pang libro na mas kumpleto. Binigay niya yung title at yung author, at dahil sa kagandahan ng internet, ginugel ko yung pangalan ng author, nakita ko email address niya, buhay pa siya, no? Nag-email ako sa kanya, salamat sa Google Translate, nakakaintindihan kami kahit hindi ako marunong mag-Italiano. Pinadalhan niya ako ng libro. Ang title ng libro sa wikang Ingles, Madonna Coronate in Italia and El Mondo. So, Crowned Madonnas in Italy and around the world. Unfortunately, walang nakasulat sa Pilipinas. Sabi ko, hindi niya siguro nakita sa research niya na mayroong mga crowned images sa Pilipinas, no? Ito ay 2004 niya sinulat, no? So ibig sabihin, by that time, marami ng crowned images sa atin. But anyway, nakatulong ng malaki ito para lalo kong maunawaan ang kasaysayan ng pagpuputong ng corona sa mahal na birhen. So balik tayo kay Count Alessandro, no? Dahil naging formal na ang koronasyon ng mahal na birhen, nagkaroon ito ng ritual. At ito ay una nakahiwalay sa Rituale Romanum o sa Pontificale Romanum, pero later on isinama siya as appendix doon sa bandang huli. At dito sa ritual na ito, syempre pinasasalamatan si Count Alessandro. Bakit? Kasi nung araw po, nung panahong yon, ang corona ay nanggagaling mismo sa Roma. Pero dahil ang koronasyon naman ay usually within Europe, hindi naman mahirap ibiyahe, no? Hindi ka tatawid ng dagat siguro. Pero ang sistema nung araw, pag pinadala yung corona, may kasamang notaryo. Dahil inonotaryo nung notary na italagang ipinutong yung corona, at pag pinutong na yung corona, hindi mo na pwedeng tanggalin kasi ginto iyon. So kaya dapat sukat yung corona, ipapadala mo yung sukat sa Batikano, tapos i-fix nila yon at hindi mo na pwedeng tanggalin. Ngayon, later on, dahil siyempre yung pondo hindi naman siguro nadagdagan at dumami ang koronasyon, lumiit na yung pondo. So ngayon, ang patakaran, kung sino ang nagpetisyon ng koronasyon, bahala na kayo sa corona. Decree na lang ang ipapadala ng Roma. No? At yun na po yung kalakaran ngayon. So ano yung requisites? Tatlo, sabi ko, no? Una, antiquity of the image. Katandaan ng imahen, antigo. Pangalawa, devotion lasting through time. Ang pamimintuho ay patuloy sa mahabang panahon. At prodigiousness sa pamagitan ng mga milagro. Ngayon siguro linawin po natin yung terms na ginagamit natin sa coronation.
Sabi ko nga kanina, masyadong common yung term na canonical coronation. Pero kung titingnan po natin, ang definition ng canonical in general term is governed by church laws. So ibig sabihin, ito ay may sinusunod na batas ng simbahan. Ngunit may dalawang kapangyarihan sa simbahan ng pwedeng magawad ng koronasyon. Ang obispo ng diocesis o archdiocesis at ang Santo Papa. Kaya mas magandang gamitin dahil parehong applicable yung canonical sa dalawang ito. Mas magandang gamitin yung kung sino yung nagbigay ng authority. Kaya pag ang obispo ang nagbigay ng authority, ang tawag natin ay episcopal coronation. Kapag ang Santo Papa o sa ngalan ng Santo Papa binigay ang kapangyarihan, pontifical. No? So yan po yung ating distinction. So ito po yung mga norms, hindi ko na siya masyadong tatalakayin ng detalyado. No? Pero ang norms po ay lumabas noong 1973, Pluries Decursu Temporis. No? At ang isang mahalagang bigyang pansin dito, una, ang pamumuno ng obispo, ang desisyon para koronahan ng isang imahen ay nakasalalay sa obispo ng diocesis. Kung kokoronahan sa kanyang ngalan, so ito'y episcopal. Kung ipipetisyon sa Roma, kailangan ng endorsement ng obispo. So halimbawa later on, gusto niyong ipetisyon for pontifical coronation, kailangang dumaan kay Bishop, Archbishop Garces, no? Garce, no? At siya ang mag-endorse nito sa Roma. So, laktawan na natin yan. So, dito lang yung dokumento, mahalaga ang documentation. Kaya, yung ginagawa nyo pong documentation ngayon, sana ipagpatuloy. Dahil later on, hindi nyo alam, baka mamaya, nakita nyong dumating na yung panahon na gusto nyong ipetition for pontifical coronation. So ito naman yung right of crowning, no? So lumabas naman siya noong 1981. Ito na po yung sinusunod na liturhiya ngayon sa paggagawad ng koronasyon. Ngayon, ipinaliwanag po dun sa order of crowning bakit kinikilala si Maria bilang reyna. So in summary, ito yung sinasabi doon. Una, dahil siya ang ina ng anak ng Diyos, ang Mesiyas na hari. Pangalawa, siya ang piniling katuwang ng tagapagligtas. In a way, co-redemptrix, no? Katuwang ng tagapagligtas. At pangatlo, siya ang ganap na alagad ni Jesus at ang nangungunang kasapi ng simbahan. Ito yung mga dahilan kung bakit kinikilala nating si Maria bilang reyna. Ngayon, narinig na natin kanina yung history ng Imakulada ng Mataas na Kahoy, no? Just to summarize, no? Ang Mataas na Kahoy ay nasa ilalim na ng pintakasi ng Mahal na Birhen since 1932. Tama po ba? Ang venerated image ay mas matanda sa parokya, 1874. Mas bata lang ng 6 na taon sa Labatanggenya. Dahil ang Labatanggenya ay 1868 ng nakitang records, no? At ang debosyon sa Mahal na Birhen ay lumago sa paglipas ng panahon, tulad ng narinig natin kanina. At ito nga yung ginagawa niyo ngayon sa inyong ipadama. So magpalit lang po tayo ng slides. So ito na yung last part. So bibilisan na lang natin dahil so gusto ko lang ipakita sa inyo, no, based dun sa documentation yung mga nakoronahang imahen. Unahin natin yung pontifical. Una, alam niyo po ba mayroong 4 na imahen ng Santo Niño na kinoronahan sa buong daigdig? Ang unang-una ay ang Bambino de Araceli noong 1897. Pangalawa ang
Gesù Bambino sa Arenzano, Italy, noong 1924. At ang Santo Niño de Praga sa Czech Republic. Pero ang pinaka-interesting, ang ikaapat ay ang nasa Pilipinas, ang Santo Niño de Cebu. Noong 1965, no? 1965. Anong kauna-unahang imahe ng Mahal na Birheng ginawa ng Pontifical Coronation? Ang Lanabal de Manila, Santo Domingo Church. Sumunod ang Peña Francia sa Naga, Manawag, ang Birhen ng Manawag sa Pangasinan, ang Birhen ng Antipolo sa aming diocesis sa probinsya ng Rizal, ang Birhen ng Piat sa Tuguegarao, Cagayan, ang Nuestra Señora de la Regla sa Opon, Cebu, sa Mactan Island, ang Birhen ng Kaysasay, no? Dito sa inyong diocese. So siya ang kauna-unahang ginawaran ng Pontifical Coronation noong 1954. Tatlo silang kinoronahan ng Marian Year na yon at siya ang huli. At ang nagkorona sa kanya ay ang papal legate ng Marian Year concluding activities, no, si Cardinal Fernando Quiroga ng Compostela, Spain. Nuestra Señora de Guia ng Ermita, ang pinakamatandang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas. Unfortunately, siya na lang po ang hindi ko nahahanap ang decree. Kaya ang nalagay ko na lang yung picture na kinoronahan siya bilang patunay na siya ay kinoronahan talaga. Ang Birhen ng Bantay, Caridad de Bantay, no, sa Ilocos. Nuestra Señora de los Remedios sa Pampanga. Birhen ng Biglang Awa sa Buwak, Marinduque, no, na dati ay bahagi ng diocese ng Lipa yata 'yon, ano? Ang Birhen ng Santo Rosario sa Orani, Bataan. Ang Birhen ng Namakpakan sa Luna, La Union. Ito ang kaisa-isang koronadang imahen, pontifically crowned sa Mindanao. Ang Nuestra Señora del Pilar sa Zamboanga City, sa Fort Pilar. At ang kaisa-isang imahen na nasa labas ng simbahan at hindi imahen, kundi isang relyebe. No, nandun siya sa tuktok ng Fort Pilar. Ang Birhen ng Divina Pastora sa Gapa, Nueva Ecija. Ang Birhen ng Salvasyon sa Joroan, Tiwi, Albay. Ang Nuestra Señora de Candelaria sa Haro, Iloilo. At siya lamang ang imahe ng Mahal na Birhen na ang Santo Papa mismo ang nagkorona noong 1981. No? Yun ang kanyang uniqueness. Ang Birhen ng Peña Francia sa Paco, Manila. So makikita nyo rin po, no, nag-iba yung itsura ng mga decree, no? So ito na yung itsura ng decree ng panahong ito. Concepcion, Malabon, ang Immaculada Concepcion sa Malabon. Ang Birhen ng Desamparado sa Santa Ana, Manila. Birhen del Carmen sa San Sebastian Church sa Manila. Santo Rosario ng Ubanon sa Diocese ng Calbayog. Ang Nuestra Señora de la Consolacion sa San Agustin Church. Birhen ng Buen Suceso sa Parañaque. Ayan, nag-iba na po yung decree, no? At ganyan na yung matatanggap na decree ngayon ng nagpetisyon sa Pontifical. Our Lady of the Abandoned o Desemparado sa Marikina. Ang Birhen de la de Guadalupe sa Guadalupe, Cebu. Ang Immaculada Concepcion ng Pasig, Immaculada Concepcion ng Malolos, Birhen ng Candelaria sa Paracale sa Camarines Sur, Birhen ng Del Pilar sa Imus, Cavite, Birhen del Pilar sa Libmanan, sa Diocese ng Libmanan, Birhen ng Aransasu sa San Mateo, Rizal, Birhen del Pilar sa Santa Cruz, Manila. Ito, Birhen ng Badok. Ito na yung binigay na at pinakilala natin kanina. Mary Help of Christians. Birhen del Pilar sa Morong, Bataan.
Our Lady of Portabaga sa Cavite, Ina ng Kaliwanagan sa Kainta, kaisa-isang kinoronahan 2019 ng Birhen de la Rosa sa Makati, at noong 2020, bago pumutok ang pandemic, naihabol nila ang koronasyon ng La Purissima Concepcion, pagkatapos nito ay nag-lockdown na. And then during the pandemic, may kinoronahan kahit naka-ECQ ang Metro Manila. Ang Our Lady of Mount Carmel sa Gilmore, no, doon sa Broadway. Ang Birhen ng Lourdes, 1 week after, kinoronahan sa Retiro, Quezon City, sa mga Cappuccino. Ito na postpone dapat noong 2020 kinoronahan, pero dahil nag-lockdown na nga, pinospone siya 1 year after ang Dolores ng Dolores, Quezon. And then sumunod ang Dolores ng Capas, Tarlac. Our Lady of Mercy sa Novaliches. Ito na yung 2022. Patrocinio de la Santissima Virgen sa Bulhoon, Cebu. Mary Help of Christians. Asunsyon ng Maasin. Sapaw ng Cardona. At ang Labatanggenya ng Batangas. Viva la Virgen! May kasunod pa, hindi pa tapos, no? Pero nakaschedule sila for next year na. Ang Nuestra Señora de la Merced sa Tarlac, ang Asunsyon ng Dawis sa Bohol, sa Tagbilaran. Ito ang Turumba, bagamat may dekreto na, iniintay pa rin nila na mas maganda ang sitwasyon. So ini-schedule nila for March 2023. At yung kahuli-hulihan so far, ito yung huling decree na lumabas, ang de los desamparados ng Muntinlupa. So ilan na po ang koronadang imahe na ginawara ng authority? 54. Pero merong nag-announce din last week, sila ay magpe-petition din ang Santo Rosario sa Rosario, Cavite. So baka maging 55 na. So ito po yung parang summary, no? Ang pinakamarami so far talaga ay si Pope Francis. 24 images na po ang kanyang ginawaran ng koronasyon. Ito po, nais ko na ibahagi ang kauna-unahang pontifical coronation sa Taiwan, nangyari noong nakaraang linggo. Ang Our Lady of Tsunghua, no? Kauna-unahan, at ako po ay naging bahagi, no? Tinulungan ko yung Pilipinong pare na naka-assign doon, si Father Marius, para ayusin yung mga dokumento. At finally, na approve sila noong 2020, pero dahil pandemic, kailangan nilang intayin yung magandang sitwasyon. So, pahapyaw lang natin, kasi syempre ito yung mas gusto nyong malaman din. Ano? Gano'ng karami na ba yung may episcopal coronation? Unfortunately, hindi po lahat documented, walang dekreto yung iba. Pero so far, ang lumalabas na pinakauna ay sa Pagsanghan, Laguna, ang Birhen ng Guadalupe noong 1947. And then ang Nuestra Señora de la O sa Pangil, Laguna. And then Birhen ng Turumba sa Pakil, ang Ubanon. No? So yung iba dito meron ng pontifical coronation. Santo Rosario sa Iloilo. Caridad sa La Union, Agoo, ang Nuestra Señora Visitacion de Gibang sa Iligan yata yun, ano? And then Portabaga, Badok, Santo Rosario sa Cavite, Asunsyon sa Maragondon, Cavite, Desamparado sa Marikina, Imakulada ng Dasmariñas, Salambaw ng Obando, Fatima ng Binakayan, Cavite. Ito ay, anong pamagat niya? Labangon, Remedios de Labangon sa Cebu. Guadalupe sa Olongapo, de Los Angeles sa Quezon. Our Lady of Light sa Kainta. Inapoon Bato sa Zambales. Birhen da Rosario sa Malabon, sa Dampalit, Malabon. Aransasu sa San Mateo. De las Flores ng Pasig. Birhen del Pilar ng Libmanan. Santo Rosario ng Pasig.
Immaculada sa Isabela, Fatima sa Marikina, Lourdes sa Cebu, Punta Princesa. Ito yung Mount Carmel ng Broadway, New Manila. Our Lady of Fatima, National Shrine sa Valenzuela. Virgen Soledad sa Kamba sa Maynila. Ang Birhen ng Del Pilar sa Morong. La Purisima Concepcion sa Bulacan, Santa Maria. Ito ang Birhen de Guadalupe de Extremadura sa Lobok, Bohol. Ang Birhen ng Asuncion sa Maasin. Ang Birhen ng Dolores sa Capas, Tarlac. Ang Mary Help of Christian sa Marinduque. Our Lady of the Rosary de Sapao sa Cardona. Our Lady of the Pilar sa Pilar, Sorsogon. Ito ang La Batanguena noong 2018, no, sa Basilica ng Batangas. Ang Immaculada de Salawag sa Cavite. Our Lady of the Poor sa Taguig, no, sa Diocese ng Pasig. Birhen de Candelaria ng Silang, Cavite. Virgen Dolores ng Dolores, Quezon. Our Lady of Mount Carmel sa Pulong Buhangin sa Bulacan. Ang Our Lady of Mercy sa Katbalogan, Samar. Ang Santo Rosario sa Hagonoy, Bulacan. La Purisima Concepcion Pequeña sa Naga City. Ang Nuestra Señora de la Merced sa Tarlac. Ang Our Lady of the Rosary sa Amaya, Tansa, Cavite. Ito, Lanabal de Pamasiraw, Pamasirawa, no? Sa San Marcelino, Zambales. Ang Bolhoon, ang Patrocinio de la Santissima Virgen, ang Ina ng Kagalingan sa Bulacan. Virgen de las Flores sa Bukawi. Ang Birhen ng Asuncion sa Bulacan, Bulacan. Ang La Purisima sa Baliwag, Bulacan. Ito din yung imahe na nasa labas naman ng simbahan, nasa plaza, no? Pero apparently may debosyon sa imahe ng Mahal na Birhen. Ang Nuestra Señora del Mar Cautiva, no, sa Santo Tomas La Union. Ang Birhen ng Soledad sa ano yon, Makinaya, no, dahil ito yung mga taga Cavite na lumipat sa Olongapo, ang pangalan ng barangay ay Makinaya, no. Ngayon ay Barangay Barreto. Toy ang Santo Rosario sa Olongapo. And then isa pang Santo Rosario naman sa San Marcelino, Zambales. Ang La Purisima Immaculada ng Cebu Cathedral. Ang Nuestra Señora del Carmen La Limpia sa Cebu. Ang Birhen ng de la Paz sa Binyan. Ito yung Birhen ng Santo Rosario sa Malita. At ang Immaculada Concepcion ng Mataasnakahoy. Viva la Virgen! Yan. Yan. So far, meron ng 67 images at may kaisa-isa sa Mindanao. So siguro po bilang pagtatapos, ano, ito yung tanong natin. Misa nang tanong sa akin, may biyaya ba ang koronasyon? Oo, dahil ito'y pagkilala sa malaganap na pintuho sa Mahal na Birhen na nasa isang dambana. Yan po yung pinatutunayan ng koronasyon. Ito'y pagkilala, una, ng obispo, kaya episcopal. Pangalawa, pontifical, ito yung pagkilala na ng buong simbahan sa ngalan ng Santo Papa. Pero siguro, bukod o mahigit sa biyaya, merong misyon na ibinibigay sa atin ng koronasyon. Kasi ang tanong ngayon, pagkatapos ng koronasyon, ano na? Minsan kasi may mga imahen, pagkatapos ng koronasyon, ng debosyon, humihina. Ang misyon natin pagkatapos ng koronasyon ay ang patuloy na paigtingin ang pamimintuho sa Mahal na Ina upang ito ay magbunga sa pang-araw-araw na buhay ng mga deboto.
Yun po ang pinakamagandang bunga, mga kabungang kahoy. Ang magbunga ang pamimintuho sa mahal na Birhen sa ating buhay. Kasi kung hanggang simbahan lang yung debosyon, walang saysay. Ang inyong parokya, bagamat hindi ito isang designated shrine, the fact na may mga namimintuho at siguro may dumadayo din dito para mamintuho, maituturing natin kayo isang de facto shrine. At ang isang dambana ay isang lugar kung saan nararanasan ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos, ng mahal na Birhen, ng ating Panginoong Hesukristo, o sino mang mga banal na pinamimintuhuan doon sa dambanang iyon. Kaya't ang hamon sa inyo, mga kabungang kahoy, tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ipinapaalala sa atin ang pamimintuho natin sa mahal na Birhen na tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalagang makita ang bunga ng ating pamimintuho. At ito yung isang katangian ng ating pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, ang paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria, ad Jesum per Maria. Ang sinasabi nga ng ating mga obispo sa kanilang sulat pastoral noong 1997, inihahanda ni Maria ang matabang lupa upang taniman ang salita ng Diyos. So ang pamimintuho natin sa mahal na Birhen ay hindi nagtatapos kay Maria. Ito'y dapat humantong sa ating Panginoong Hesukristo at si Maria ang naghahanda nung matabang lupa. Kaya kung kayo po ay malalim ang pamimintuho sa mahal na Birhen, dapat nating sabihin na kayo'y isa ng matabang lupa. Pero ang matabang lupa, kung hindi tataniman ng mabuting balita, hindi dun sisibol ang mabuting balita. Kaya dapat tayo ay receptive sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ng kaligtasan. At bagamat ang koronasyon ay para sa mahal na Birhen, alalahanin natin ang sinabi ni Pope St. Paul VI sa kanyang encyclical Marialis Cultus. What is given to the handmaid is referred to the son. What is given to the mother redounds to the son, and thus what is given as humble tribute to the queen becomes honor rendered to the king. So sa pagpuputong ng korona sa Immaculada Concepcion ng Mataas na Kahoy, ang tunay na pinararangalan natin ay ang anak ng reyna ng langit at lupa. Dahil ang kanyang pagkareyna ay nakasalalay sa pagkahari ni Jesus. Kaya nga po, dun sa ritual ng koronasyon, kung may kargang ninyo Jesus ang imahe ng mahal na Birhen, ang unang kokoronahan ay ang ninyo Jesus. Hindi ang mahal na Birhen. Dahil naging reyna ang mahal na Birhen dahil sa kanyang anak, ang hari ng daigdig. So sa darating na Disyembre 8, sana po ay paghandaan natin ang okasyon, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi sa espiritual. At siguro ito nga yung dahilan ng ating pagtitipon ngayon. Ano? Inalam muna natin ang kasaysayan, pero ito'y pinalalalim natin. Dahil bagamat nakaugat sa kasaysayan, ito ay dapat tumimo sa ating puso at isipan bilang mga mananampalatayang Katoliko. Viva la Immaculada Concepcion! Viva! Viva la Immaculada de Mataas na Kahoy! Viva! Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din po, Brother Michael de los Reyes.